This is probably flap thesis glue. Oh. 'Di ba? So kailangan may soloist ka. Ayun ang nakikita ko ngayon sa sinasabi ni Wolf. This time, hindi Kagura ang binan ng OMG. So may option din ang Bren para mag-Kagura. Tapos, napakagandang pick-up dito sa Omega. For Bren Esports, ang pwede na lang nilang explain dito is yung mga tipong Baksha, Barats, or what if sila yung mag-Yuzong. Tapos, kumuha sila ng Kagura para kay Rebo in the mid lane that will really, you know, complete itong lineup ng Bren Esports. At yung lineup na yun ay mukhang Bren Esports din talaga. Ngayon, yung Thams is a good pick. Alam naman natin na sila Renjo, ito talaga yung mga panahunan nila eh. Kumbaga, panahunan nila Renjo yan eh, yung parang mga Thams. Parang sinasabi mong mga season 4 yan. Anong prime? Mga panahunan. Oh, it's a Grok instead. Sabi ng Bren, pwede naman tayo mag-Grok eh. Oh. Okay! Something new for Bren Esports. Ay! No Kagura this time. Wait. And ang ipipili nila ay Angeling combination. Wait. Ano yun? Bibigay na ba nila yung Joe ni Flap? Oh. Ito ba yun? Matagal na bang, matagal na bang gusto gamitin ni Flap yung Joe? Usually nakikita natin top kay Flap. Top 1 Joe to, di ba? Oo, exactly. Usually nakikita natin kay Flap nung mga nakaraang MPL ay Thams, Xborg, Barats. What's the Roger Tol? Si Roger Tol ay nandito na din. Oh, here we go. Flap, Cho. And yep. Anyone from Bren ay pwedeng kapitan ni Doc Rebo as this Alice. Alright, so Angela. Angela pala. Angela. So, sustain para sa Bren. And, pero tignan nyo yung lineup ng OMG. Galit. Ito yung mga lineup ng OMG. Aggressive heroes. Butters, magkaibang draft. Sino dito sa draft ang mas nakakalamang? Nasabi kanina ni Wolf, ang totoong star ng draft ng Bren ay yung Ling pati yung Alice. Mm-hmm. And kapag kayo yung star ng draft mo, automatic naiisip mo na kailangan nila mag-scale. So ang ginawa ng Omega dito, kuha tayo ng mga mabibilis na hero. Okay. Yung level 4 lang, kaya na agad lumaban. Yeah. So, ito yung plano ng Omega. Be very aggressive. Hyper aggressive dito sa laro. Sabi ng Omega dito, papalag kami. Kung level 4 kaya nyong lumaban, kami din. At level 1, level 2. This is going to be a bloodbath for sure. Para si game number 2 ng Bren versus Omega. Yun na nga. Nag-umpisa nang maglatag ng damage si Rebo at si Chakno. Doon sa gitna. Meanwhile, you have Flap Tizzy on this show. First time ko, hindi ako nagkakamali. Ako ha, first time ko si Flap ay magaling mag-show. Top yes. Global. Pero in the MPL, it's either first time or bihira nating makita. Kasi laging ano eh, laging hindi binibigay sa XP lane ang show. Mas preferred siya na gold laner. So usually ka, nabubunan sa gold laner kasi kailangan mo mag-farm. This time though, Thams versus Cho, parang lalamang dito si Renjo just naturally. As we can see now, lumalamang sa HP itong si Renjo. Mm-hmm. And would assume na kung lane-an lang ang laban, ibibigay mo yan sa isang Thams. Yeah, pero depende pa rin sa pasukan eh. Depende pa rin eh. Kasi ang pagkalaban mo ang Thams, lagi mo lang antabayanan yung sights. Pero pagkalaban mo naman yung Cho, yung mga dashes. Butters? Mm-hmm. Gene, and kung papanoorin mo yung mga ibang interviews na ginawa neto ni Flap sa mga press con nila, sa mga interview niya dito sa MPL, lagi niya sinasabi yan, gusto niyang gamitin yung Cho. And he got it right now. Flap, Cartesi, tinay niya mag-invade, kinapit ka lang yung Tempest of Blades para maka-out. Nakuha pa rin naman doon ni KelVJ yung double buff niya, which is the purple buff. See how it goes. Mas maganda ang early game para sa Omega. Tingnan natin kung paano nila gagamitin. Here we go. Oh, si Kelra, by the way, ang Lunox, nakapag-farm naman na maganda. Ayun na yung unang sipa ni Flap Tizzy. Pero may vengeance dito si Renjo. Pasok ngayon si KelVJ para sa kanyang pounce. Pokes coming in from both of these teams. Tingnan mo to. Mm-hmm. Si Rebo, walang ano yan, walang roaming. So pumunta agad sa may bottom lane. Inagawan niya ng konting XP si Flap. So, yung interesting na choice dito. Pero at least nag-level 4 siya bilang Angela. There we go. May sipa dito. Onting bouncing ball para kay Chakno. Unang laban sa laban na to. There you go. Tempest of Blades. Pero makakuha si KelVJ ng Turtle. Habang yung block ni Lasty ay walang tatamaan.
Parehas na kupunan ay magdi-disengage muna. OMG. Lamang ang Bren ng bahagya. At mabubuhay pa, hindi! Nag-proc! Yung Thunder ni Kelra, that is the first blood para sa laban na to. Alam mo, umikot lang yun eh. Kumbaga, nag-U-turn lang. Kasi nga, nag-swerve bigla doon si ano, Malik eh. Pumunta sa may, dun sa may kabilang side. Gamit yung flowing blood. And kung mapapansin nyo, talagang bad matchup to para sa isang ano eh, Alice. Given na ang taas ng damage output na meron ng isang Lunox at yung pintig-pintig na merong regeneration, yung Alice, hindi kakayanin nun yung damage output na meron ang isang Lunox. Oo nga eh, that is Kelra sa kanyang mga vintage heroes, pero tuloy pa rin ang laban. Binanggit natin na pwedeng magtuloy-tuloy to, Carl T. Easy. Makakuha ng isang blade habang si Chakto may mapapagamit pa ng kanyang Tyrant's Rage laban sa wall ni Lusty. Walang makukuha this time ang OMG, but look at this. Unang item, Flap Dizzy with the Heptasis. Napakagandang invasion tactic mula dun sa Omega. Hindi nga lang sila handa dun sa Bren Esports na biglang nandun si Carl T. Easy. Ang importante nga lang is natanggalan nila ng purple buff itong si Carl T. Easy. Ang kapalit nga lang ay buhay ni Kel DJ. So, correct. Hindi yun yung pinaka-ideal. But the same time, meron kayong 1 minute and 30 seconds na alam nyong walang purple buff ang isang Ling. At ang Ling na walang purple buff, hindi masyadong pumapalag. So yes, this is still an opening para sa Omega despite them losing KelVJ. Kaya maintindihan mo eh kung bakit nila ipinilit yung play na yon. And that is a win for them given the fact na hindi dapat pinagpapahinga dito ng Bren Esports etong side ng Omega. And as of now, nakikita mo naman, at least they get the breathing area, that space, para kahit paano yung mag-regroup dito sa game na to. Speaking of regroup, Chak, no! Kamandag ng Chak Mampa, makakahuli, pero nakahuli din ang tusok ni KelVJ. Yun na naman si Ito Max para sa kanyang Feathered Air Strike, habang syempre si Ribo ay nandito for the support. Buhay pa rin ang Bren Esports. Sumubok ang OMG, pero masyadong makunat, masyadong mabilis, at masyadong mataas ang sustain ng Bren. At ngayon, yung turtle bop ay siyempre yung mapupunta kay Carl. Bren Esports, they actually won that fair and square. And nakikita mo dito yung Omega. Nahanapan sila ng isang rock na, naghahanapan sila ng Lusty ng mga opening na dumarating sa point na yes, mukhang kakayanin naman with the damage output na meron sila. Yes, meron silang Farsa. Pero ano eh, nagiging nag-overlap yung damage output na meron yung Bren. Mas nauunang tumamba dito yung nasa side ng OMG. Napakaganda, no? Decision doon. Decision making ni Lusty Grock. Okay, tignan. Lusty Grock. Nabati nyo ata. Nabati nga lang. Sabi kasi ni Chak, no? Nung Lusty Grock. Matagal na yun. Matagal na yun. Chak, no? And Ito Max. What a combo para kay Chak, no? And Ito Max just to get Lusty. At medyo babagal ang momentum this time ng Bren Esports as KelVJ will try to gank the top lane. At hindi mangyayari. 6 minutes pa lang ang laban na to. May plano. OMG. Chak, no. Walang tatamaan. Blowing blood out si Malik. Net mula kay KelVJ. And magbabak muli yung dalawang kupunan. By the way, nakakuha si Carl Tizzy ng kanyang purple buff na dapat ay nandoon kay KelVJ. So that's definitely good para sa Bren Esports. Nakabawi na nga sila doon sa kanilang... Kasi ano to, pag basta may Ling, laging may ano yan, may importansya yung purple buff. At now Bren Esports, nakakuha sila ng lead. 3-2, tapos nakapag-farm. DH is now available para kay Carl Tizzy. And interestingly, nag-tough boot siya. Perfect yun. Perfect din yung sipa. Nayahatid ni Flap Tizzy. Renjo will pop the Cotoran Inferno to get out. And napag-usapan ni Wolf dito yung mga items, pero tignan natin yung galawan sa mapa. Dahil ako naniniwala pa rin ako na ang Farsa ni Ito Max can do miracle plays because of the wave clear na pwede niyang i-provide. Butters, ano bang nagaganap ngayon sa mapa na to? Alam mo, kung papansinin mo, both of the teams are really eyeing to get yung magkabilang dulo ng mga turret nila. Yung Bren sumakuha yung nasa top. Yung OMG naman, yung nasa bot. Pero isipin mo, ang init talaga ng laban nila. Ayaw nila magpatigil. Men, walang magpapatigil. Tuloy-tuloy ang bugbugan. Lusty.
Meron pa din eh, may asim pa eh. Yung kanyang Grok eh. Ibang level to ng usage ng Grok. Ibang level eh, hindi niya ginagamit yung... Usually, may mga magagaling mag-guardians barrier. Pero kay Lusty, offensive eh. Oh. Laban kong laban. Laban kong laban talaga. There you go. Another kick. Ayun naman yung Federer strike na ito. Max sila siya tatamaan. Pero may mga pa-baby waves na inatid yung Angela sa laban na yun. Vengeance na meron si Renjo. Abang si Carl Dizzy. Nandoon. Ay! Uy. Iba yung na-target. Oh no. Pero makakill pa rin ang isa sa ang side ng Bren. Carl Dizzy ngayon. Inabot si Ito Max. Lumipat ata ng game si Ito Max. Naku po. Pero ayun yung tusok ni Carl Dizzy. At tatlo ang nawala sa side ng OMG. Masyadong makunat yung Grok ni Lusty, pare koy. Nakikita na natin yung pangil ng Bren Esports. This is the Bren Esports that the fans loved. And eto na, nagpapakilala na sila ulit. Namiss nyo ba kami? Mukhang eto na kami. Mukhang magbabalik. New variant, new version with Malik as well. And of course, Lusty. Vintage Lusty. Para sa kanyang Grok. Ang tagal nating hindi nakita ng ganitong klaseng Grok, Wolf and Butters. Mm-hmm. At talaga nang bubuli lang at biglang ready na doon sa may top lane. Very unlikely to get the kill pero at least na-force nila si Kera paalis doon. And by the way, Omega, hindi sila ganun kabilis mag-push kaya nga naman doon sa may bandang bottom lane kung saan gumagawa sila ng play. Nakapag-push sila eventually pero nag-overstay sila kasi parang kinilangan nila ng tumagal. At dito na si Carl Tizzy. Oh, tutuloy pa rin ni Carl Tizzy. Tempest of Blades, wala na siyang pakialam! Kay Ito Max, kahit nasa dulo pa siya ng walang hanggan! Lasty talaga. Dahil mukhang itutuloy na ng Bren ang kanilang pagiging aggressive! Agresibo! Na itutuloy-tuloy ang pagpunish sa OMG. Tatlo ang kanilang mapapatumba. Meron nga tayong kasabihan, Manjin Wolf, na hindi, you can't teach old dog new tricks daw. Pero pinapakita sa atin ngayon ni Lusty na anong bagong tricks? Yung lumang ginagawa ko, this is the palag pa rin yun ngayon. These are the tricks. Ito yung tricks. Bobby tricks. Bobby tricks eh. At ang maganda pa dito ay magagamit nila yung Angeling kahit late game na. Threatening for sure ang isang Lunox with a Ruby DD plays pero hindi niya yata kayang tunawin parehas na Alice pati yung Ling na may Angela especially dahil may Tempest of Blades. Kaya nga naman siguro talaga ang Bren Esports ay pinrioritize this time ang first pick because of that Ling factor. Yes. Hindi binan ng Omega ang naging trade-off lang. Actually, walang trade-off na nakuha silang OP na heroes. Yeah. But again, they gave itong Ling ni Carl Tizzy. Pero ako, Manjin, naniniwala ako, Wolf, na yung kinuha nilang 1-2 combination nung una, parang hindi man sila OP, pero para sa OMG, yun yung reliable nila, di ba? Correct. Right. Oh my, OMG, umaasa ngayon sa kanilang teamfight prowess. Eh na naman yung Grok Block, magmumula kay Lusty. Sinusubukan niya ngabulin si Kelra pero ayun susugod the goal si Carl Tizzy ng game at ayun yung brilliance na meron but Lusty of course with the charge with the spear nandun na rin si Malik nako nasa base na sila ng OMG. Malik as well with a double kill apat sa dalawa Lusty creating the play Brenny Sports 15-4. Pwede na nilang tapusin yung laban. Si Chakno na lang ang natitira. Flap, even with his show, na ngayon niya lang nakuha, nakikita mo pa rin na itong player na to, he really knows the idea of how to play and how to counter. At syempre, the King of Kings, Brenny Sports, will take the throne. At makukuha nila ang kanilang pinakaunang 2-0 wow. Para sa MPL Season 8. Nakikita nyo ba yung atmosphere doon sa may bootcamp nila ngayon? Nakikita mo yung nag-lighten eh. Kasi ang dami yung games, ang dami yung series na natalo kayo. Oh. Then at the same time, kalaban nyo yung reigning and defending na MSC Champions at doon kayo nakakuha ng 2-0. Grabe yung nawalang tinik dito para sa side ng Bren Esports, oh, pare. My goodness. Did you see yung Flap Tizzy? Niyakap niya doon si Ducky. Iba yung saya. Iba yung saya. And I think that's natural. Kasi normally when we see them, pinagtitripan nila yung isa't isa. Yeah.
lagi nilang pinipiro-piro. Si Flap si madalas Flap, ang ano eh, ang target ng biroan. At pati si Ducky actually, lagi nilang pinipiro. But this time, unang reaction niya was to hug Ducky for finally giving him yung hero na matagal na natin hinahanap para kay Flap TZ. Matagal na nang ginugusto. Isa sa mga isa si Flap TZ sa mga players na ML talaga. Hinahanap yung ML. Kaya mag-stream ng 24 hours. Doon siya nagsimula. Ng ML. May time na when I was still working with Flap TZ in a different team, this was way, way before, mga late 2019 pa, hindi pa nga siya nakakapaglaro ng professional match. And normally, dahil pang sub siya noon, ang nakakalaro lang niya ay ako. At binubuhat niya, ito ah, ang sabi niya, mas gusto niya yung, di ba mataas yung MMR niya? Mas gusto niya yung siya lang yung mataas MMR, tas yung iba, normally, di ba, pag magkala yung MMR nyo, kinakalaro niya, tapos magbabalance out. So, ibig sabihin, malaking disparity ng level, ng skill level, at nang bubuhat siya gamit yung show. Wow. Isa sa mga gusto niya talaga yun, at noong time na yon, ibang klase ang reason kung bakit siya yung top 1 show noong time na yon. Eh, napakita niya sa atin yun ngayon. Oo. Nung nakuha niya, nahawakan niya, parang, ano eh, ginawa